Hi kalapatid! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, para tayong gagawin. Alam ko sa ngayon, madalas na naging rasyon sa mga bahay-bahay dahil nga lockdown is isang halos isang tray ng itlog. So, kasi yun kasi yung na-receive namin nung nakaraang araw. Hanggang ngayon, meron pa rin. So, may stock na kami dati ng isang tray ng itlog. Meron pa kaming bagong stock. Then, meron pang binigay sa amin isang tray ng itlog. So, kahapon ko lang actually naisip na gawin to. Nag-ipon ako nito. Wait, i-on ko lang yun. Nag-ipon ako nito. So, kahapon ko lang actually naisip. Nag-start na akong gumawa nito kahapon. So, panibago na naman to. Mga bagong shells. Dahil mahilig kami sa egg. For the breakfast. For ano. Breakfast or basta pang ulam. Gumagamit kami ng itlog. Piniprito. At yung mga imbak na. Ito yung mga naka-imbak na itlog sa amin. So, sabi ko kay mama, itago niya na. Itabi niya lang. Itabi niya lang kasi pwede natin magamit tong eggshells na to para sa kalapatis. So, nag-start akong gumawa nito kahapon. Actually, ano lang, naiisip ko ba? Naisip ko lang yun. Sabi ko, subukan kong durugin tapos pakain ko sa kalapati ko since importante yung calcium sa kanila, lalo na sa atin, no, yung mga lalo na dun sa mga lugar kung saan walang bukas na poultry shop kung saan pwede ka bumili ng calcium. Na vitamins or calcium powder or calcium na pinapatak, diba? So, etong ginagawa ko, dinudurog ko siya. Gamit ko lang yung kamay ko. Medyo basa-basa pa nga eh. Kasi, yung kubab, pinatuyo ko na ito kanini. Basa pa rin. So, dinudurog-durog ko lang siya. Then, ayan, gusto pa rin eh. Pero kailangan ko dudurog din yung maya-maya. So, ginaganyan ko lang siya. Durog-durog lang natin. Importante yung calcium para sa mga kalapati natin. Kalapatid sa kanya. Lalo na doon sa mga breeders. Importante. Kung wala kayong, ano, stock doon ng gamot, ng calcium, kung wala kayong grits, malaking tulong na tong eggshells para sa kanila. So, lalo na sa panunaw nila, kailangan nila to. So, kahapon, sinubukan ko, sabi ko, susubukan ko lang kung kakainin nila. At first, medyo nag-hesitate yung iba na kainin. Pero nung sinubukan na nilang to kain, ayun na, nag-aagawan na sila. Oo, nag-aagawan sila, so sabi ko. Sayang, dapat noon ko pa pala ginawa. Kasi napakaraming stock ng eggs dito sa bylog. Sana anong ko pa ginawa. Since ano, minsan, masarap din naman magdurug-durug ng ano, ng eggshells. Masarap siya durug-durugin sa kamay. Kamusta kayo dyan? Thank you so much pala sa mga nanood, no? Medyo nagugulat ako sa dami ng mga nanonood. Kasi, siguro dahil ano, naka-lockdown tayo ngayon at halos lahat ng tao nasa loob ng bahay, naghahanap ng mapapanood. Kaya, medyo marami yung viewers natin sa YouTube. So, ayan. Drawing ko lang isa-isa at yung pinong-pino talaga. Dapat pinong-pino kasi. Mm-hmm.
dapat pinong-pino para ano. Ayan, so medyo makalat lang to. Mamaya, papakita ko sa inyo yung ano. Di ba sabi ko kanina sa post ko, papakita ko sa inyo yung anak ni Blight kung gaano kagaganda ng mga feathers. Kasi sobrang kakapal ng mga feathers nila. Alam nyo kalapatids kagabi, napanaginipan ko si Vico Soto. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman siya iniisip. Hindi ko naman siya napanood bago ako matulog. Hindi ko alam. Napanaginip ko siya kagabi. Napanaginip ko sa kanya. Nandun pa kasi Vico Soto eh. Naglalakad kami sa kalsada. Tapos, ano ko, may gusto siya sa akin. Kapal na mo. Panaginip lang naman to. Hindi ko na makontrolado yun. Pero naglalakad kami sa kalsada. Tapos may parang, ano yun, parang, it's not a date. Hindi naman date yun. Pero parang may gusto siya sa akin. May gusto rin daw ako sa kanya. Tapos, eh syempre diba sikat siya. Tapos, napanaginip ako to ang itblogay. And so, ito durog na to. So, napanaginipan ko siya, and then, ano pa ba nangyari? Hindi mo masyadong malinaw eh. Basta naman nakakasalubong kami, mga artista, and nakasalubong pa nga namin si Vic Soto sa panaginip ko eh. Tapos, nagtatago nga kami. Yeah, galing may mutang kubi. Hindi ko naman iniisip si Vico Soto. Actually, idol ko si Vico Soto dahil dun sa pagiging mabuting mayor niya. Pero hindi siya yung parang iniisip ko palagi or what. Basta bilang na lang sumulpot sa panaginip ko. Okay, so napalayo na yung usapan natin sa ano, sa ginagawa ko. So make sure na tatanggalin natin yung mga balat-balat, yung extra na ano, na coat ng egg. Hindi ko alam ang tawag doon. So, yan. Durugin lang natin. Make sure. So mamaya papakita ko sa inyo kung kakainin ba nila or hindi. Pero I think, oo. Dahil, kahapon, halos walang tigil yung tuka nila eh. Talagang kinakain nila ito. Sino sa inyo nang gumagawa nito? Comment kayo sa baba kung nagawa niyo na ito. Kung experience niyo na. Dun sa mga ano, ito lang yung parang idea ko para sa inyo. Dun sa mga walang greets. No? Kasi ako, dati, hindi ko naman alam kung ano yung greets eh. Hindi ko talaga alam dati ko ano yung greets. Napapaisip ko, nagko-comment yung mga, nagko-comment kayo sa channel ko na kailangan nila ng greets, bukan nung pakainin ng greets kasi kailangan nila yun sa, para sa calcium and then sa panunaw. So, dati, hindi ko pa alam ko ano yung greets. Kung hindi pa nakita sa store or hinanap, hindi ako magkakaroon ng idea about sa greets. Meron akong greets dito actually, meron akong greets. Yung redstone, meron ako noon. So, pinapatay ko sila nun paminsan-minsan. Pero, eto naman yung parang, kasi nanghinayang ako sa eggshells na ginagamit namin sa pagluto. Siyempre, nanghinayang ako, tadapon lang din naman. Then, nakita ko nga kahapon na sarap na sarap sila sa eggshells. So, why not use it na pampakain sa kanila kaysa itap, diba? So, additional information lang to, or additional idea lang din para sa mga wala pang idea na pwede palang gamitin to. So, nakakalibang din magdurog ng ganito. Bukan nyo rin paminsan-minsan. Medyo nakaka-enjoy. Pinagpapawisan nyo. Napakain na talaga dito. Nakaka-enjoy. Ayan. Very crunchy. Aray ko. Sakit. So, babeg ako mamaya kapag tapos na. Okay? Okay, so tapos na. Ilalagay ko dito. Sa lagayan. Then, okay.
Subukan na natin ilagay sa patukaan nila din. Tignan natin kung kakainin nila. So, lagyan natin yung guide light. Yan lang muna guide light. Tignan natin. Pati yung inakay kumakain din eh. Koy puti, kainin mo yan. Kainin mo yan puti. Kain din sila oh. Prince in Paris. Tipler. Okay, so nakita niyo naman kalapatins kumakain talaga sila ng eggshells. So, ayun, kung gusto niyo lang naman gayahin para syempre, di ba, sayang din naman kasi ng mga balat ng itlog. Pwede pa naman natin magamit. So, ayan, papakita ko sa inyo ngayon si Ampon. Nagano naman pa sa pakainit dito sa rooftop. Sobra. Papakita ko ngayon sa inyo si Ampon. Ayan si Ampon. So, anong ginagawa niya? Naglilimlim siya ngayon. Ito ang kanyang asawa. Si Puti. Oh, galit na naman. Yan. Galit na galit. So, ayan. Kaya hindi ko napapakita sa inyo si Ampon dahil busy siyang maglimlim. And, gusto niyo makita kung asan yung itlog niya? Wait lang.